way to dribble up and down the court, just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks, taking it to the hoop. My favorite play is the alley. I like the pick and roll, I like the give and go, cause it's basketball, but Mr. Curtis flow. Importante yung free throw sa game. Kasi itong free throw, napaka-crucial nito sa bawat team. Kasi first to fourth quarter, kung kaya nyong i-shoot yung free throws, shoot nyo. Kasi mag-determine ng game yon kapag kung mananalo kayo o hindi. Sa in the end ng fourth quarter, kapag natalo kayo sa game, minsan, tinitingnan sa stats yun kung mataas pa yung naging percentage ng free throws nyo as a team. And lalo na kapag crucial yung game, doon na papasok yung kailangan mo talagang i-shoot yung free throws. Lalo na kunyari all yung game, lamang ng isa yung kalaban. And kapag nandun ka sa free throw line, syempre kailangan mo yung buong yung lobo na shoot agad yung tira mo. Kasi hindi shoot yung tira mo kapag papunta ka pa lang sa free throw line, iniisip mo na agad na kinakabahan ka. Kailangan pag nandun ka na, kailangan buo-lobo na shoot agad yon. And ngayon, papakita namin sa inyo kung paano yung tamang basic form ng free throw. Tungkol sa free throw, first of all, kailangan get your body in a position. And then, kailangan naka-square off ka sa basket. And then, kung right-handed ka, mas maka-ano yung right mo.
mga ganyan, and then nakatutok yan sa ring. And then yung second part, kailangan yung eyes mo nakatingin sa ring. Third part, kailangan yung right arm ko naka-parallel sa ring. And then yung fourth part, kailangan mo mag-bend ng knees pataas. One motion lang yun, guys. Always remember yung sinabi ko kanina, dito na papasok yun, yung na kailangan pag pumasok ka sa free throw line, kailangan buo yung loob mo and yung determination mo na ma-shoot agad yung tira mo. Kasi baliwala lahat ng techniques na tinuro natin yun kung isipin mo agad, supply agad yung tira mo. Siyempre, basta pag pumasok ka sa free throw line, kailangan mindset mo, shoot agad yung tira natin. Sa mga players, iba-iba yung routine niyan sa free throw. Iba, dalawang dribble, iba, three dribbles. Ako, ang ginagawa ko, isang dribble lang. And then, bend my knees, take a deep breath. And then, itira ko lang kung saan ako sanay na ginagawa ko every time na mag-practice ako. Kasi doon mo makukuha yung confidence mo sa practice before and after practices, ginagawa ko na yan. Kaya dapat yung confidence nandun. So, ulitin ko lang, practice makes perfect. And kapag paulit-ulit mo itong ginagawa, sure ako na mashoot mo yung tira mo sa free throw. And even UAP, Collegiate, PBA, NBA, lahat yan ginagawa ng mga galing na players before and after ng practices nila. Kaya yun, kailangan lang natin mag practice every day kung gusto natin gumanda yung presentation natin sa free throw. And wag na wag niyo kakalimutan, please like and subscribe sa channel ko. Thank you. Coach Johnny A's. There's that guy named Johnny Abania. He's pretty good. He wasn't too shabby also. Always good. And we'll soon see another Abania. They're expected to have our... As CANI.